share ko lang sa inyo yung money collection ko, yung old money collection ng iba't ibang country. So, ito muna ngayon, ipapakita ko sa inyo. Meron akong na-collect na, ayan, Singapore dollar, $2 po ng Singapore. Old na yata to, ito, ayan. Ayan, collection ko po siya. May nagbigay lang nito sa akin. Galing ito sa kay France. Tapos next, meron din ako $10, old $10. Hong Kong money din siya ito. Ito yung old na $10. Galing din siya kay France. Tapos ito, 20 Hong Kong dollar din po siya. Ito yung old money. Medyo madami-dami yung Hong Kong ko. Ayan. Tapos, ito naman, 50 Hong Kong dollar naman siya. Ayan. 10, 20, 50 Hong Kong dollars din meron ako. Galing din siya kay France. Tapos, meron din akong $1. Ito, kung hindi ako nagkakamali, galing to sa nanay ko, bigay niya sa akin. Ayan, $1. Ang tag collection ko po. Saka, meron din akong 1,000 Korea money. Korea siya. Galing ito dun sa nung nag-vacation ako sa Pangasinan sa asawa. Yung asawa ng kaibigan ko dito kay Ate Rosie. Binigay niya to sa akin kasi alam niyang may collection ako. Ayan. Korea money. Tapos, meron din akong India. Ito yung naman yung pera ng India, yung old nila. Yeah, 100. Ito yung pera ng India. May nagbigay din nito pero nakalimutan ko na, hindi ko ano. Walang signature kasi. Ayan yung pera naman ng India. Saka meron din akong pera ng Nepal. Ayan. Ito naman yung pera ng Nepal. 10 siya. Dollar. Dollar ba tawag dyan? Hindi ko tanda kung kanino galing to. Hindi ko maano yung signature niya. Pero binigay niya to sa akin ng 2018. October 21, 2018. Hindi ko katanda kung kanino galing to. Hindi ko kabisado yung signature dyan. Basta may nagbigay nito sa akin. Next naman, itong 5 dirham. United Arab. Ayan. 5 dirham. May signature siya. Natandaan ko to kasi yung classmate ko nung May 23, 2018 nung nagkasabay kaming nagbakasyon sa Pinas, ayun, nakipagpalit ako ng dollar sa kanya. Ito yung souvenir niya sa akin. Ayun, nasa Pinas na siya. Tapos meron ulit akong $2 Singapore. Yata yung mga old na Singapore. Tapos meron din akong 5 Canadian. Kita ka? Ayan, 5 Canadian dollar. Ayan po siya. I don't really mind.
Ayan, 5 Canadian dollars. Ayan po. Hindi ko tanda kung kanino galing to eh. Basta kapag may naano ako, nagigipagpalit ako or binibili ko. Ayan, 5 euro. Hindi ko na matandaan kung sino ang nagbigay. Basta dagdag collection ko lang po. 5 euro. Ayan. Diba? Tapos, Indonesia. Ito, ganito kalaki ang pera ng Indonesia. Ang nagbigay naman ito, yung nakasabayan ko sa agency noong October 20, 2018. Ito yung kasabayan ko sa agency. Nakipagpalit ako ng pera sa kanya. Ayan, sabi ko kasi, pang dagdag ko sa money collection ko. So, ayan, ang laki ng pera nila, oh. Diba? Ayan. Tapos next yung anong pera na ba to? Ito naman 20 Hong Kong dollar. Hindi pa naman ano pinaka-old to kasi nagagamit pa naman yung ganitong pera dito. Pero dikdik collection sa lang. Ito yung pera dito sa Hong Kong, 20 Hong Kong. Ayan. Mahilig kasi ako mag-collect pang souvenir pa. Tapos eto naman 10 peso. Ang nagbigay naman ito sa akin yung nanay ng amo ko dati, yung sa first employer ko kasi nakarating siya ng Pilipinas. Binigay niya to sa akin para souvenir ko daw sa kanya. Ito daw yung last money niya nang bumisita siya sa Pilipinas. Ayan. Binigay niya siya sa akin. Maganda yung pagkakatago niya. Hindi siya yupi-yupi. Ayan. Meron akong naitago. Tapos, meron din akong 5 peso. Ito, old na to. Naabutan ko rin to siguro mga high school yata ako. Naabutan ko itong ganitong pera ng Pilipinas. Okay. 5 peso. Ayan po. Ang ganda ng design niya, o. Diba? Kaya nagustuhan ko, pinulek ko. Tago. Tapos, ito. $10. Hong Kong. Madami akong naipon nito. Marami na akong collection na ganito, nakatago. Ewan ko, ba't nahiligan ko lang talaga mag-collect? Ayan, marami akong ganito. Parang plastic siya. May ganito rin yung Canada. Yung Canada na pera, may ganito rin sila parang plastic. Madami akong ganito eh. Nasa ampaw. Tapos, ito naman, yung 50 Hong Kong dollar. Gustong-gusto ko yung design niya. Mayroon ako nakatago dito, mga 5 yata, 5 ganito. Kinatago ko lang. Kahit gipit na ako, ayoko siyang gastusin. Kasi gusto ko siyang maging souvenir. Gusto ko siyang itago lang. Ayokong gastusin. Yan, 50 Hong Kong dollar. Ang ganda ng design. Oh. Ito sa harap. Yung likod niya ang ganda. Dati linilista ko pa yung number nito kasi just in case na magka-problema dito pag bintangan or ano, may ano ako. Ngayon, tinatamad na ako maglista. Ayan, 50. Saka ito yung 100 naman dito. 100 Hong Kong dollar. Meron din akong nakatabi dito. Nasa ampaw ko lang. Tinatago ko siguro mga 10. Tampo na lang. Ayan.
kapag bago, pag malutong, natago ko. Pero kapag yupi-yupi na, yun ang ginagamit ko. Pang allowance, pang gastos ko. Ayan. Ang ganda rin niya, oh. Yung 500 Hong Kong dollar lang, hindi ako makapagtabi kasi malaki na siya. Saka yung 1,000, di ko maitabi kasi malaki na. Ayan. Saka ito yung pinaka-paborito kong itago. Ito yung ayaw ko talagang ipagpadit. Kasi ito yung $50 na to. Talagang may value to sa akin. Ah, not $50. 50 pesos, sorry. May value kasi to sa akin. Ito kasi yung last money na nakita ng bunso kong kapatid sa gamit ng tatay ko nung namatay siya. Kaya nang sinabi niya sa akin about dito na ito daw yung last money ng tatay ko, sabi ko, akin na lang, palitan ko na lang, binigyan ko na lang siya ng pera. Pero yung itong pera na to na last money ng tatay ko, kinuha ko. Sabi ko, akin na lang, itatago ko. May kasama rin tong mga coins nandyan, nakatago sa gamit ko. Ito yung pinaka-paborito ko. Galing ito sa tatay ko. Namatay siya ng 2017. December 6, ito na yung last money niya. So, nung nakita ko to, talagang sabi ko, akin na lang itatago ko. Hanggat kaya kong itago, itatago ko. Hindi ko ito ipagpapalit. Ayokong mawala ito kasi sobrang may ano to sa akin. Ito yung collection ko. So guys, thank you sa panonood po. Sinert ko lang naman yung collection ko. Mahilig kasi ako mag-collect-collect ng mga ganito. Bala ko siyang ilagay sa album kapag madagdagan. Marami pang kulang eh. Marami pang counting. Wala ako. Baka naman sa mga nasa ibang ano dyan, baka mayroon kayong naitago. Palitan ko, bilhin ko po. Pag-nagdag collection lang. So, ito lahat yung collection ko na mayroong Philippine money at iba-iba. So, ito. Ayan po siya. Yan yung mga collection ko. Tinatago ko lang talaga. Magandang remembrance. Ayan. So, thank you for watching again. Shout out sa lahat ng mga supporters ko, yung legit supporters ko. Team Pangat Legit, thank you so much sa inyo at sa iba pang team. God bless and bye-bye!